Yun mga kaguro, mula tayo, magkuha tayo ng buto ng mga kamatis para po sa ating pagtatanim sa sunod na taniman. So, samahalin niyo ako mga kaguro. Meron tayo makukuha dito ng mga tips paano kukuha ng best na mga seeds para sa ating kamatis. Para sa mahilig magtanim ng kamatis, ayun ako. Magandang kita dito. Shout out sa dalawang mga guro dyan, oh, na magaganda. So dapat mga kaguro, no, kapag kuha tayo ng buko ng kamatis, yung sa dapit dito sa ano niya, sa puwit, dapat kukunin yan, hindi yan isali. Kasi doon, medyo may mga problema minsan ng mga buko dyan. So, kukunin yan ganyan. So, ito lang ang maiwan. So, nakahiligan ko na talaga magtanim ng mga gulay, kamatis, at sal. Pag ano lang, pag may kapital doon, minsan tumatama naman. Medyo maayos na muna kita din. So, kung kayo, mahilig din kayong magtanim ng mga ano, gulay. Ito, yung isang mabisang paraan na makakuha ka ng magagandang buko ng kamatis. So, dapat una, kapag ka nag-harvest ka na, pipiliin mo yung mga malulutong na kumbaga doon siya nalulutong sa puno. Hindi yung doon sa merkado mo na magkuha yung sinisya. Kasi nagkataon doon, minsan, yung mga nagawa mo kinunan mo ng buto ng kamatis doon, hindi na yung quality. So, mas mabuti talaga na katulad nito yung gagawin. Kasi subok na ito. At naisipan ko itong i-vlog. Para naman kahit kunti makatulong sa inyo dahil kapag gusto niyo magtanim kayo ng kamatis. So, unang-una mo pipiliin mo talaga yung pinakamagandang mga ng kamatis natin. Isang nga yung iba nang hinayang sila. Kasi sobrang mahal ng kamatis ngayon. Huwag kang manghinayang kasi napaka-importante. Ang best quality ng kamatis natin, magsisimula yan sa dito. Wala kang makikita kahit ano dyan. Bulutong, walang bulutong dyan. Ito yung kamatis na napakaganda. So dito tayo kukuha ng mga similya, mga seeds natin. Tuloy lang proseso hanggat sa makarami. Yun. Tapos na. Tapos na po yung gawa natin. Ito na mga kaguro. Nahiwalay na natin ang mga buto sa kamatis. So ito na yung mga pinagkukunan natin ng buto. Ito. So kung gusto natin itong gawing ano, lulutuin, pwede naman. So depende na po yun. Depende na po sa inyo. At ito naman yung mga buto. Ito yung mga buto na nakuha natin. So, siguro abot na ito ng 5,000. Ang gagawin natin dito ay ano? Hugasan natin ng maayos. Bigaan natin ito ng ano, ng kahit anong cloth or pwede yung net para magiging makinis siya. At saka ibulad. Ibilad natin sa araw at pagkauga. Pwede na natin siyang ipunla. So, ito yung proseso sa pagkuha ng mga best quality seeds na kung gusto natin na maganda yung resulta sa ating pagtanim ng kamatis sa mga kaguro. Subukan ninyo kung ano yung nakasanayan ko dito sa bukid namin. So, napakaganda po. Yung quality seeds ang kailangan natin pagka tayo ay nagtatanim. So, huling proseso na po sa ating pag
prepare pagkuha ng similya, no, ng seeds, ng mga buto ng kamatis. So ito po yung gagawin natin para makita niyo kung paano siya gagawin. Siparit natin kanina nandito sa balde. Ito po yun. So matapos mahugasan, ito na. Kunin natin siya, ilagay dito. Hugasan naman siya ng dalawang beses. Yun. Ito na yung panghuling proseso natin ng mga ano. Pwede na nating ibilad. Ibilad sa araw yung ano natin. Yung mga buto ng kamatis na maano natin. Kunting kalaman lang po, baka makatulong, makashare sa inyo. Sinong gusto magtanong ng kamatis, ganito po yung gagawin natin para hindi masyadong gagasta pa kayo ng mga mamahaling buto. Bili tayo ng buto, pare-pareho naman lang naman yung ano, resulta. Ano po yan, kapag ano talaga. Yung mga buto na pinagkukunan natin ay yung mga best quality talaga galing sa harvest natin. So walang pinagkaiba yan. Kasi subo ko na ito. Subo ko na sa pagkakamatis. Ilang taon na rin kami nagagano. Mula bata pa kami. Dito na kami nakapagtapos ng pagkakatas. Tanap buhay na ang pagkakatin ng aming mga magulang. Sari-sari po ng mga tanim na amin dati. Repulyo, carrots, umbok, patatas, atsal, kamatis, talong, ampalaya, brokoli, cauliflower, litos. Ayun, alam-alam na natin paano yan aalagaan, paano yan itatanim. So, ngayon sa akin lang is ano lang, sarili namin ang mga diskarte. Paano ito matanim ng maayos. Nakadepende din, no, sa practice. May nag-practice kasi na iba na bumili talaga sila ng mga quality seeds, yung dilata talaga. Siguro malaki-laki din makapital nila. Hindi katulad sa amin na dati, ah, dito na kinukuha lahat ng pangailangan namin, yung allowance namin, pag-aaral namin, pagkain namin. So lahat-lahat na dito kinukuha sa pag-garden. Kaya ito rin ang nakasanayan namin na gagawin. Makasave kami sa pambili ng mga seeds. Kasi sobrang mahal ang seeds ngayon. Halimbawa, yung seeds ng kamatis, yung mga diamante, atsal, sobrang mahal. Yung atsal, sobrang mahal. I mean, hindi kami bumibili ng mga bumibili kami, pero bumibili lang kami sa second trapping. Ayun na mga kaguro, kunting ano na lang, kunting kimbot na lang. Marami rami na tayong mga similya. Baka sa isang simana, tuyo na ito at may punla na natin. Siguro mga 4th week or first week siguro sa Abril, may punla na natin ito. At makapagtanim na tayo sa May. Dito sa amin yung ano ng kamatis is nandun sa ubos, yung pinakamahal na kamatis dito. Bira lang yung umabot ng 2,500 dati yung January. Ay naku, bira lang yun. Kalimitan talaga dito, Agosto. Yung mahal lang kamatis dito sa amin sa Mindanao. Iwan ko lang dyan sa ibang lugar. So, yun talaga dito sa amin. Ubos talaga. Ubos, para September. Bumabagsak na naman. Last week sa November, medyo mahal na naman yung presyo. November. Hanggat sa mag-December na. Kung hindi masyadong kataasan. Ito po yun. Inugasan natin. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Kuha ka ng net. May net tayo dito. May
nito, yung net, yun ang ano mo dito. Para mawala yung mga ano niya, yung sobrang dulas niya, nadulas kasi. Para pa ano, laway. So, ganun, ganun. Kaya, i-masin mo siya ng kunti. Sarap mo siya kukunin. Ayan, mabuka na siya. Siguro makakuha tayo nito ng mga 5,000. So, malaki na yung savings natin. Pagkatapos nito, ito na yung huli proseso natin. Pagkatapos nito, ibilad muna natin ito sa araw. Kapag masyadong mainit, siguro mga 2 araw lang at 3 araw yung ano nito. Pagbibilad natin, tapos na. Tuyong-tuyo na ito. Pwede na itong itumla. Pero kung hindi naman masyadong mainit, abot pa ito ng 5 araw. Dapat makuha natin yung moisture content niya na hindi siya madaling masira kapag itumla na natin. So, ganun po. Ganun po yung ano namin, practice namin dito sa amin. Aming pag-agarded. Sana naman kung gusto niyo itong masubukan, pwede niyo ng ano, pwede niyo ding i-PM mo, i-comment lang yung ano. I-chat niyo lang ako. Kung gusto niyo magkaroon pa ng kunting kaalaman tungkol sa pagtatanim ng kamatis. Aba, willing na willing po ako at tutulong ako. Yun, maraming salamat. Magandang araw. Magandang araw sa inyo lahat dyan. Hindi kami galap sa lahat ng mga guro dyan. Thank you so much.